Pagbasa mula sa sulat ni Apostol Santiago. Mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Yamang alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mahigpit kaysa iba. Tayong lahat ay malimit magkamali. Ang sino mang hindi nagkakamali sa kanyang pananalita ay isang taong ganap at marunong magpigil sa sarili. Kapag nilagyan ng bokado ang bibig ng kabayo, ito'y napasusunod at napapupunta saan man natin ibig. Gayun din ang barko. Bagamat ito'y napakalaki at itinutulak ng malalakas na hangin, na ibabaling ito sa pamamagitan ng isang napakaliit na timon, saan man ibigin ng piloto. Ganyan din ang dila ng tao. Kay liit-liit na bahagi ng katawan, ngunit malaki ang nalilikhang kayabangan. Isipin na lamang ninyo, napalalagablab ng isang maliit na apoy ang isang malawak na kagubatan. Ang dila ay isangang apoy, isang daigdig ng kasamaang nakakahawa sa ating buong katawan. Mula sa impyerno ang apoy nito, at pinapag-aapoy ang lahat sa buhay ng tao. Lahat ng uri ng ibon at hayop na lumalakad o gumagapang o nakatira sa tubig ay kayang supilin at talagang nasusupil ng tao. Ngunit walang makasupil sa dila. Ito'y napakasama at walang tigil. Puno ng kamandag na nakamamatay. Ito ang ginagamit natin sa pagpupuri sa ating Panginoon at Ama. At ito rin ang ginagamit natin sa pag-alimura sa tao na nilalang nakalarawan ng Diyos. Sa iisang bibig nang gagaling ang pagpupuri't pag-alimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Poon kami iyong ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Ako o Poon, iligtas mo sana. Mabubuting tao ngayon ay wala na. Wala nang matapat ngayong makikita. Pawang sinungaling sa isa't isa. Pakunwaring lahat ang salita nila. Poon kami iyong ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Patigilin mo madaldal na dila at sarhan ang bibig ng hambog magwika. Yaong palagi nang ang sinasalitay, kami magsasabi niyong aming nasat, sinong mag-uutos sa amin sino nga. Poon kami iyong ingatan, huwag mo kaming pabayaan. Pangako mo, Poon, ay maaasahan. Ang nakakatulad ay pilak na lantay. Tinunaw sa horno matapos mahukay. 7 beses ito na pinadalisay. Kami o Poon, lagi mong ingatan. Sa ganitong lahi, huwag pabayaan. Poon, kami iyong ingatan. Huwag mo kaming pabayaan. Aleluya, aleluya. Nagsalita ang Diyos Ama. Ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Ano pat walang sino mang makapagpapaputi ng gayon.
At nakita ng tatlong alagad si Moises at si Elias na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng tatlong kubol. Isa sa inyo, isa kay Moises, at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi, sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At naliliman sila ng isang alapaap, at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga alagad sa paligid nila, at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na itinagubilin sa kanila ni Jesus, "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita, hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. At tinanong nila si Jesus, "Bakit po sinasabi ng mga eskriba na dapat munang pumarito si Elias?" Tumugon siya, "Paririto nga si Elias upang ihanda ang lahat ng bagay. Kung gayoy, bakit sinasabi ng kasulatan na ang anak ng tao'y hahamakin at magtitiis ng maraming hirap? Sinasabi ko sa inyo na pumarito na si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang gusto nila, ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon."